Hello guys, long time no see. It's me, Lorna. Close natin ang ano pintuan at ako'y mamamalansa. Today is May 27. And time check. Hindi ko alam. Basta mag 11 o'clock na. Sandali. Dito kasi yung ano time check is 10:49. Okay. Just want you to know na kaninang umaga nag-medical ako, tapos pumunta at kinulek, nag-process ng visa. So lumabas ako ng bahay ng 9:45. Pumunta ako ng Mepo. Doon ako nag-medical, malayo. Need to travel ng 1 hour. 1 hour? Oo, 1 hour. So doon, minute ko yung agent. Dinala niya ako sa clinic. So usually daw, doon sa clinic, kunti lang ang tao. Kasi naka-appointment ako doon sa immigration ng alas 2 para mag-process din yung visa ko. So, dumating ako doon sa Mayfo ng before 11. So, marami na. Marami na ang mga helpers doon na mag-medical. Ang number na nakuha ko na is 48. So, 48. Pagdating ko doon, ang number pa lang na inaasikaso nila is 17. So, syempre, mahaba, diba? So, nag-ante ako. So, mayroon din silang cut-off. May lunch break sila ng 1 to 2. So, nag-antay ako nang nag-antay. Iniwan ako lang ako doon ng agent. Umalis siya ng 11:30 na yon. So, after that, nag-message siya sa akin kung nakapasok na ako. Kung hindi pa, ganun. So, sinabi ko ng alas 12, hindi pa. Kasi nasa 20 plus pa lang. Nag-antay pa rin ako doon. Kasi sabi ng asawa ng agent, sabi niya, pupuntahan kita mamaya dyan para sunduin, para punta tayo ng immigration, para hindi ko alam pupunta ng immigration, no? So, after that, 12:45, tinawagan nila kami dun sa loob. Pero ang kinuha lang nila is dugo. So, supposed to be ang kukunin nila is mag-x-ray ako, yung blood test, at saka yung stool. So, ang before nung 12:45, ang kinuha nila sa akin ay dugo lang. So, by the time after na nakuha nila yung dugo ko, kumuha sila ng dugo sa akin. So past 1 na 'yon. So, kailangan makadating kami dun sa immigration ng sa Wanchai immigration ng alas 2 kasi 'yun ang appointment ko nga. So, yung asawa ng agent, si Ma'am Connie, pumasok na dun sa receptionist sa clinic. Nakipag-usap na babalik ulit kami. After na makakuha ako ng visa. So, yun. Nag-rush kami pumunta ng Wanchai. Pumunta kami dun sa immigration. Kumbaga, pinasa yung papers ko. So, naipasa namin. Nag-antay ako. 1 hour, hindi pa nila tinatawagan ang number ko. Number 99. 99 ang number ko kanina dun sa immigration. Nandun na, ang tinatawagan na nila is nasa 130, 135, ganun. Eh, bakit sa akin wala pa? So, yung si Ma'am Connie, baga nagtaka, bakit wala pa? Hindi pa ako tinatawag. So, pumunta uli siya dun sa officer, yung pinasahan niya. Meron palang kulang. May kulang. Ang kulang is yung ID ng amo ko. Ang ipinasa niyang ID ay yung old ID niya, hindi yung new. So, yun, hindi man lang tumawag yung immigration sa agent para sabihin na ganon, na kailangan nila ng new
ID ng amo ko. So, buti na lang, tinanong na ni Ma'am Connie. So, yun, after na sinabi nila na kailangan nila ng, ano, kailangan nila yung new ID ng amo ko, agad-agad nilang tinawagan si, ewan ko, si among lalaki or si among babae. Kasi mahirap kaintindi yung amo, mga amo ko ngayon. Hindi naman ako good sa English, pero at least alam kong i-express ang sarili ko sa kanila, pero hindi nila maintindihan. Kaya yon, buti na lang ang mga agent, eh, alam nilang mag-Cantonese, mag-Jekwa. Kaya yon. So, yun, tinawagan nila si Amo. Pinasa ng sekretary yung new ID ni Amo. At naipasa rin. So, finally, natapos kami dun sa immigration ng 4 o'clock na. 4 past 4 na yun. So, pagkatapos ng nakulik namin yung visa, kasi hindi pa kami kumain ng tanghalian. So, passport na yun, mag-4:30 na. So, kumain muna kami bago kami bumalik ulit dun sa medical ko, sa MIFO. So, minadalian namin, madali ang pagkain para makaabot lang kami dun sa, ano, sa clinic. Kasi alas 6 din ang close nila. So, pagkatapos namin kumain, so, nag-train kami. Ang, ano, from Wan Chai to Maypo is, I think, 15 minutes ang travel ng train. So, medyo malayo-layo rin. So, doon. Buti na lang wala nang, o, kunti na lang yung tao doon sa clinic. May nadatnan lang ako, naabutan ako doon na tatlo. Tatlong maid din na kinuha, nag-x-ray. Buti na lang, ano lang, mabilis. Di katulad ng iba na following day mo pa na makukuha yung result. So, after ng x-ray ko, yun, nagbibigay din sila ng tube, ng bottle, for para nga yun, dun sa stool. Kaya yun, kakayang sabihin, no? So, yun, nag-antay lang ako ng, wala pa atang 30 minutes, nandun na yung result. So, after that, edi umuwi rin ako. Nakarating ako dito sa bahay, mag-alas 7 na. Bago ako nakarating dito sa bahay, may chat si Amo. Chat niya na, please, kakain daw sila sa labas ni Bunso. Magbabarbecue sila. So, ang lulutuan ko ay sa among lalaki at saka si panganay. So, pagkadating ko dito sa bahay, nagsaing muna ako kasi alas 7 na eh. Nagsaing ako, tapos nagmarinate ng chicken wings. Kumbaga inadobo ko yung chicken para baka sakaling alas 8. Andito si Binata kanina, nadatnan ko dito pero nakakulong sa kwarto. So nagluto muna ako bago ako habang kumbaga nagluluto. Pinifix ko na rin yung bed ni Naamo kasi bago ako lumabas kanina natapos ko yung tatlong bed ng mga bata. So, pinix ko lang yung bed ni Naamo habang nagluluto. So, after na pinix ko yung bed, naligo na rin ako. Kaya, hindi rin ako nakaabot sa premiere ni Sir Jasim. Pero sinabi kasi nila na walang premiere si Sir Jasim. Kaya yun. Ewan ko ba? Ang dali kong maniwala. So, ganun. Pero, in the end, alam mo yung mga linuto ko, binalik ko rin sa ref. Si Binata ang kinain, instant noodle. Oh. Si Sir hanggang ngayon wala pa. Kaya, dito ako naiinis. Magpapaluto sila, pero wala namang kakain. Sayang, mama, baka siguro bukas tatapon na naman ang mga yun. Doon ako nasasayangan sa pagkain. Dito, maraming pagkain na pupunta sa basura. Kasi kung maaari ayaw nila ng leftover. Hindi ko naman kayang lahat kainin. Ayoko na yung ano, mataba na ako. Gusto kong tumangkad. Hindi pa ganyan. So that's it yung life ko kanina. Ang pagod. Sa train nga kanina pabali ako, naka-idlip ako. Buti na lang naka-idlip ako siguro ako ng 10 minutes. From doon nga sa Maypo hanggang
Basta na, nagising na ako dito sa may Diamond Hill na yun. Buti na lang ang train is diretso from Maypo hanggang dito sa amin. Hanggang dun sa Wokesha, sa dulo. So, yun ang, ano ko. Ang result, yes, nakuha ko rin yung meron akong visa. Naka-medical din ako. Ang medical ko is sure. Fit to work naman ako. Thanks God. So, ngayon, nung nakasampay dito, ay plaplansahin ko. Kaya, start muna ako sa pamamalansa. Tingnan nyo ang plansa ko. Ang laki ng bahay nila sa totoo lang. To, umaga, iko-compare mo sa bahay noon, bahay namin noon. Kasi dalawang unit ito eh, A and B. Pero ang yung kabayo, yung pagplansahan nila, oh, half lang, kunti liit, oh. Dito ako natatawa. Hirap mamalansa. Hirapan ako mamalansa. Dito. Since Sabado naman bukas, pero ako rin lang naman ang gagawa. Ako rin ang gagawa nito bukas. Wala akong asahan na gagawa. Kaya, since medyo maaga-aga pa, alas 11 na. E di, mamalansa muna ako. Kasi nasanay na rin ako matulog ng alas 12. Bali, Sabado bukas, pwedeng gumising ng alas 7. O, kapag matutulog ako ng 12 plus, meron pa rin akong 6 hours na tulog. Basta diretso lang. Sanay na kasi. Nasanay na sa ano, alas 12. Pero kung pagod na pagod ako talaga, hindi ko inaabot ng alas 12 matutulog. Ano ako, tulog na ako, hindi na ako tatawag kay Lakay. Tulog na lang, sabihin ko nang pagod ako. Kasi talagang as in pagod dito. Napapagod ako. Magti 3 weeks pa lang ako, talagang ramdam ko yung pagod. Kung yung sabi ko nga sa inyo, kung hindi lang ako naka-sign ng kontrata, nandun na ako sa Pilipinas ngayon. Pero sabi nga ng agent kanina, huwag ka munang mag, ano, nirelease kanilang good reason ngayon, ano, mag-break contract ka, sabi niya. Pero ayoko naman, kakayanin ko to. Anuin ko yung 3 months? Hindi, yung 2 years. Patapusin ko yung 2 years ko. I promise. So guys, meron na akong pang-premiere ulit. 13 minutes na. So, thanks for watching. Basta, tapusin ko muna to. And don't forget to like and subscribe my channel. Me, Lorna Tadlas. Bye!